Pagkamatay ni Ate Shawi, na-vision umano na Rudy Baldwin. Alamin ang detalye. Welcome to BCgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Ikinagulat ng showbiz community ang balitang pagpanaw ni Ate Shawi. Matapos na kumalat ito sa social media ay marami agad ang nagpakita ng simpatya at pakikiramay sa pamilya ng sikat na impersonator ni megastar Sharon Cuneta. Ayon sa report ay namatay si Ate Shawi ng alauna ng hapon dahil sa liver cirrhosis with complications. Sa panayam ng GMA kay Ronica De Jesus, nabanggit niya na bigla na lang siya nag-stop huminga. Nanatili di umano si Ate Shawi ng isang linggo sa Chinese General Hospital bago siya na-discharge. Kaso nitong Sabado nga ay ibinalik siya sa ospital. Hindi na siya pinayagan lumabas ng ospital kasi pababa na ng pababa ang blood pressure niya tapos hindi na siya nakakakilala, di na nakakapagsalita. Dagdag pa ni Ronica, ang sabi ng doktor, doon na lang hintayin ng bawian siya ng buhay kasi kailangan pirmahan yung death certificate and yung time of death. Matapos nito ay naglabasan muli ang mga usap-usapan kaugnay sa isa nga ba ito sa naganap na prediksyon at vision na Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin ay kilalang visionary lalo na sa social media dahil marami sa kanyang prediksyon ay naganap at nagkatotoo umano. Dahil sa pagiging maingay ng kanyang pangalan sa mga naganitong bagay ay na-feature na rin siya sa mga magazine show at sa telebisyon gaya ng Rated Corina na hosted ng dating kapamilya host news anchor na si Corina Sanchez. Nitong taon, naglabas ng prediksyon si Rudy Baldwin na may papanaw na comedian dahil sa karamdaman. Ayon kay Rudy Baldwin, dalawang comedian ang nakikita ko na magpapaalam sa mundo natin. Ang isa ay legend sa mundo ng showbiz sa pagpapatawa. Dalawang komedyante ito na karamdaman ng dahilan ng pagkakasawi. Ilan sa mga vision at prediction ng kanyang isiniwalat ay ang isang malaking trahedyo umano sa dagat ang nakikita niya. Sasabog umano ito ang Bulkang Taal, mas malakas daw sa naunang pagsabog. Matatandaan nga na January 2020 ay sumabog ang Bulkang Taal matapos ang ilang araw na salubungin ng bagong taon. Gayun din ay sinabi niya na mas malala ang ating pagdadaanan sa hagupit ng kalikasan at ang isa pa ay magluluksa umano ang buong showbiz industry dahil may tatlong celebrities ang babawian ng buhay. Subalit kasama din sa mga vision na sinabi niya ay ayon kay Rudy Baldwin, isang Asian leader daw ang nakikita niyang papanaw. Ayon sa eksaktong sinabi niya ay sinabi niya sa interview, yung pangalan niya ay tumatak talaga. Nasawi siya mismo doon kung saan siya nakatayo kasi nakikita ko sa vision ko, nakaharap siya sa maraming tao pero ang isang option naman is pwede siyang masawing tulog. Maraming mga netizens ang nagsabi na sa nangyari kay Ninoy Aquino ay ito ay marahil ay tinutukoy sa kanyang prediksyon. Bagaman at naisugod sa ospital ay nagmula sa bayan ng dating presidente ang kanyang pagpanaw. Kaugnay naman sa sinasabi niyang tatlong artista ang papanaw din, ayon sa kanyang eksaktong pahayag sa parehong interview, ang unang artista, i-describe ko muna siya, matawag ko siyang legend. Ang artista na to, namamayagpag pa rin sa hanggang ngayon, sa modeling, sa commercial, sa movie, pero meron siyang political side. Ang ikakasawi niya is yung karamdaman niya. Pangalawa, artistang lalaki, medyo nakikita ko siya sa politika pero ang ikakasawi niya is part of murder. Pinasok siya sa loob ng bahay saka dun siya pinatay. Yung pangatlo, isang teenager, bata pa lang to. Nakita ko kasi is yung pagka-accident niya talaga ay ikakasawi niya pero ando dun kasi yung words na careless. Shout out tayo kay Charles Jimenez mula kay Random Beats, kay Uncovered Halfling at kay Rabe Alma ng Bahrain. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCgram.net para sa mga latest happenings.